Hi guys, good morning. So today, lalabas ako kasi may dapat akong bilhin. Kasi wala akong face mask. So ito na lang pang cover ng mata ko yung ginamit ko. Kasi wala talaga eh. Eh baka mahuli ako sa labas. So, tingnan natin. Na, punta nga lang. Diyan pala kayo. Ciao! Yaksimash! So guys, today galing ko ng grocery store. Pero, paglabas ko pala dun sa pito, sabi ko, hala, Sunday pala ngayon, baka sarado. Kasi last week, sinasara nila ng Sunday. Ngayon, ang nangyari, nung pagpasok ko ng grocery store, nakaganon yung cashier sa akin. Kasi papalabas yung cashier. Kasi malapit sa entrance pala yung cashier na dito. So wala din man lang ako. Masok ako, wala siya sinabi. Pero tumitik siya ganun. So, wala na ang basket. Binilisan ko. Tapos tingin-tingin ako ng mga bibilihin ko. So may isang trabahante doon. Sabi, may sinabi. Chuchuchuchuchuchuchu. Sabi ko, sorry but only English. So sabi niya. Gumanon siya ah. Tapos sabi niya. Gumanon siya. Tapos ang naintindihan ko lang yun, yung number na sinabi niya na usong. Sabi ko, ah, okay. So, kaya binilisan ko ng pagbili. Pero napapansin ko sa paligid ko, tatlong matanda yung nakikita ko. So, tumitig lang din sila sa akin. Tumitig din sila sa akin. Pero dinigma ko nga, kasi nga sabi ko, ay, maala kayo dyan, basta may bibilin lang ako. Pero, wala naman talaga akong alam. So, bili lang ako ng bili. Pulot ako ng pulot ng mga kailangan ko. So, nung pagdating ko ng cashier, may sinabi yung babae, nakaganon talaga siya sa akin. Pero nakamask ako. Sabi naman, gumanon siya. Ayan, sabi ko. So, nung pagbayad ko, may sinabi siya, sabi ko, sorry, but only English. Gumanon ako sa kanya. Sabi niya, gumanon siya, tumahimik. As in, guys, hindi talaga sila masyadong yes, no, what. Ganon, hindi sila marunong. So, kaya sabi ko, ano kayang ibig sabihin nung sinasabi nila? Nakikurious din kasi ako. Kasi nga, 9 days na din kasi nga ako hindi lumabas. Kaya wala akong kaalaman kung ano pangyayari. Pero normally, yung government dito, nagsisend sila ng mga information kung hanggang saan yung quarantine dito. So, saya sabi ko, wala naman ako natanggap. Pero yung kapatid ko, may sinend siya sa akin na pictures at saka yung kaibigan niya na yung mga ano namin, yung mga patakaran dito, yung mga groceries, ganon. Pero ang pagkakaalam ko is 10 to 12 o'clock yung mga senior citizen na mag-grocery. So kasi nga sa intention ko nga makabili yung kailangan ko kasi nga lahat ng mga babae, kailangan yon. So sabi ko, hindi pwedeng wala ako noon, sabi ko. So wala, nabili ko naman siya. So paglabas ko ng ano grocery store, tiningnan ko yung door. Baka may maintindihan naman ako kahit papaano dun sa mga pinopost nilang papel. Pero wala akong nakita eh. Wala akong nakita na mga numbers. Wala akong sabi ko, ano kaya yun? So wala, dinigma ko lang kasi may mga papalapit ng mga matatanda. Kasi ang naintindihan ko lang yun doon is yung mga schedule ng grocery time, day, close, gano'n. So sabi, ang nakalagay kasi doon is Didyele Zabrino. So sabi ko, bakit kaya siya bukas? So nung pag-uwi ko ngayon, doon ko na-realize na siguro yung oras na ganito or today is pang matanda lang siya. Pero so far, hindi naman din nila ako pinalabas. Hindi nila ako pinalabas guys. Buti nga hindi nila ako pinalabas. Kasi naiiya talaga ako pag sinisita ako kasi nga hindi ko madebensahan or hindi ko ma-explain kung ano yung dapat kong i-explain. So yun lang. Yun lang yung ma-share ko na hindi ko alam kung matatawa ako or makukonsensya ako pero siguro naman din yung mga tao doon naiintindihan naman nila na hindi ako marunong. Alam nyo guys, mga Chinese, mga Vietnamese dito, ang gagaling nilang mag-check. Hindi sila namumblema sa pagkikipag-communicate sa kanila. Ako lang talaga. Pero wala eh. Wala. Hindi dahil sa ayaw ko matuto ng lingwahe nila. Hindi ka naman pwede matuto dito na walang bayad. So, iko-content natin yan. Yung ano, bakit ako nahinto sa pag-aaral ng
Check. So, happy Sunday, everyone.